So after, we do know Viva ang nagbalik ano, ng in-theater na audience sa Pilipinas. I mean, in a local film. Now, it's Expensive Candy. How do you feel na mamaya, premiere night na? Excited, syempre. Excited and kinakabahan. Kasi syempre, ang tagal walang ano eh, theatrical release. Pero syempre, confident din dahil pinaghirapan naman talaga namin yung ano, yung movie. Tsaka sobrang si Juju, sobrang passionate din sa craft niya, si Jason, actually yung buong team. So na yun, kinakabahan, excited. Ang daming ano, emotion. Wait lang. Alam mo pag tiningnan mo yung ano no, yung history ng mga pelikulang ginagawa mo, sinadya ba yun? Para kasi isipin ko, choosy artist ba tong si Carlo? Kasi sobrang, ano siya, di ba? Talagang remarkable. Kumbaga, yung mga role na ginagawa mo, kahit rom-com, kahit serious, di ba? Na love story, lagi siyang tumatatak. Sinasadya mo ba yun to be very curating sa iyong mga tinatanggap na role? Hindi naman. Very fortunate lang siguro ako na yung mga napupunta sa akin ay talagang ano, magaganda. Tsaka, well, actually, lately na lang, hindi naman lately. Siguro mga 5-6 years pa lang naman akong naging parang as leading man. Okay. Ganun na. Kasi yung mga previous projects ko, nung bata-bata ako, puro family drama, di ba? Yung mga mabibigat, oh, mga ganyan. So ngayon, nabigyan lang ako ng chance na makapag-romcom, ganun. And you're doing really great. You're doing really great with that chance that was given to you, honestly. And gusto ko lang sana batiin dahil talagang pansin na pansin online yung change in style mo. May stylist ka ba ngayon? Ikaw ba? Feeling ko ikaw ang Harry Styles ng Pilipinas. May nagsabi ba sa'yo noon? I was stalking your New York pics, your San Fou pic. Diba? Hindi naman, grabe naman. Ewan ko. Actually, may stylist ako, si Abby Paulino. Tinutulungan niya ako. Pero syempre, sinusuot ko pa rin kung saan ako, ano, komportable, gano'n. Kung sino ka, diba? So that, and right now, I see you do have the Beatles in your background, a beautiful setup. What's that for? Are you recording any music, or? Now, may mga sinusulat ako, mga bagong kanta. Kinakausap ko si Sir Jonathan kung pwede ako mag-release. Nasabi ko na rin with ano, Star Magic. Yun yung kinanta ko sa US tour namin, yung Tulong, na sana ma-release. Tapos sabi ko sana sa series ng ano, ng Don Bell o kaya ng Kathmiel. Ay, panalo, diba? Panalo. And actually, napakagandang ano, no, makita yun na yung landscape is changing because besides you doing wanting to do that, imagine mo kasi kung Carlo Aquino, iisipin ko baka isama ka sa love triangle ng Don Bell, di ba? Or something. Di ba? Pero kakanta ka. Kanta yung gusto mo. And I've been seeing a lot of talents, actors as well, trying to do that. Kumbaga, another part of their brain and their talent. Let's say, gumawa ng storya o gumawa rin ng ano no ng iba pang mga pitching, directing like Sian in Viva, right? Doing the off-cam work. How do you feel that you're in this day and age, Carlo, wherein yun nga no, you're given these chances? Because before parang decades ago di ko makikita nakakahon kayo eh, 'di ba? Nakakahon usually yung artista lalo pag sikat. Pero dati, yung transition ng mga iba, yung from singer, nagta-transition to actor, di ba? Ganun sila, Kuya Ariel, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Noon pa naman ginagawa na nila, pero ang mahirap kasi na gawin is yung from actor to singing, eh. Di ba? Na magiging singer ka, hindi ka sineseryoso, ganun. Pero dahil syempre, sa tulong na rin siguro ng ano, ng digital, ano, ng streaming, yung mga ganyan, mas nagagawa ng mga artists yung mga gusto nilang gawin. What do you find yourself writing about now? Love. Ganun. Love pa rin? Mga ganyan. Is it like a fictional state, current state? Yung mga ano lang, yung mga stories sa mga kaibigan, yung mga best friend. Actually, yung Tulong, na nasulat ko yon dahil dun sa movie namin na Shinut na namin ni Lovie, parang magkaibigan sila tapos parang
unti-unting na nahuhulog yung isa sa amin. Oo. So nasulat, kaya 'di ba parang sinasabi niya na ano bang sasabihin? Parang ganun yung anong bang dapat gawin? Ganun yung lyrics niya. Sino musical influences mo besides the Beatles? The very obvious. The very obvious just sa tabi mo. 311, The Beatles, Bee Gees. Actually, Incubus, mga ganyan alternative. Oh, nice. Matchbox 20. Pero 90s! And year 2000, millennial. Dolls, ganyan. I love it. Pero nag-start yung love ko for music sa yung mga batang tumutugtog doon, yung Hanson, Muffets, ganyan. Kaya ako nag-start mag-sulat. That's nice. And then going back to Expensive Candy, Julia was all praises. Kasi nung press ko, si Julia lang natanong ko yun, dahil ano kami. Pero yun nga, no, all praises siya dahil nga she felt really safe, no? With you coming in and doing those scenes, may it be explicit or kumbaga very intimate. O, ano ba? Meron pa rin bang ano sa'yo? Kumbaga preparation on your part? Or do you just snap in the character? How do you handle those, ano, very delicate situations? Siyempre, tinatanong ko yung leading lady, ganyan, si Juju, kung saan siya komportable, kung komportable ba siya dun sa mga, yung direction na gusto ni Jason. Para siyempre, mas maganda kasi komportable yung babae. Mm-mm. Yun yung main goal ko talaga. Pagka kasi komportable yung babae, susunod na yun eh. Yung buong eksena, yung character papasok na, yun lang yung ginagawa ko. Mm-hmm. And then anong expectations mo at o gusto mong malaman ng fans about the film that maybe hindi nila alam ano na sobrang pinag kasi lagi niyo naman sinasabi pinaghirapan namin to, pinaghandaan namin to. Pero yung ano a little tidbit and behind the scenes lang ng ginawa niyo na hindi pa iisip ng fans, oh my god, pinagdaanan niyo. Ano ba? Well, may isa kasing scene doon, yung isa sa mga pinakanahirapan ako is yung confrontation nga namin. Eh, yung confrontation kasi is coming from the bedroom, tapos sa kitchen, tapos sa living room. So, ang haba nung eksena. So, nagpipick up kami, ang taas, tapos magkakat, magchichange ng setup. Oh my gosh! Yun yung isa sa mga ano talaga. Madaming take yung away. Yes. Oh, gosh, okay. Eh, ang hirap kasi ng ganun yung emotional continuity, 'di ba? Kung saan ka magpi-pick up, so kailangan mo munang panoorin kung gaano ka kataas or gaano kasi may volume din eh, kung gaano ka kababa, kung binulong mo ba 'yun, kung yun yung isa sa mga aabangan nila eh. And eto na lang ano, where do we see you? Are you gonna do a TV show sometime soon? Kailan ko ba aasahan tong release ng album mo? Album ba to? EP ba to? Ano bang gagawin natin? Single lang muna. Actually, may mga iba pa nga akong ginawa na movie na hindi pa rin pinapalabas. Last year kasi, tatlo akong pelikula last year. Kasama tong Expensive Candy. Tapos may dalawa pa ako, Love You Long Time and yung Seasons. Tapos, this year, ginawa ko naman yung with Barbie. Actually, sobrang swerte ko nga lang talaga kasi yung mga napapartner sa akin, mga mid-20s, ganyan, Maris, si Aisel Serrano, bagong artist ng Star Magic, si Barbie, di ba? Sobrang, yan, yung mga abangan nila. Sa shows naman, wala pa akong ginagawa kasi lipad ako ng lipad, galing ako ng US, tapos lilipad ako this coming September 9, papunta akong Thailand, may gagawin akong series, tapos October. So, wala talagang panahon para gumawa ng series. Sana, series mo sa Thailand? Ano yung series mo sa Thailand? Is it local? Hindi ko pwedeng sabihin. Okay. Pero congrats, ha? Thank you, MJ. That's nice. But congratulations din dito. Last question, what do you feel is your greatest achievement this year? This year? Oo. Makapag-months na ito kasi September na, so yung tanungan, ganun na. Di ba? Oo nga eh. Lumabas na nga si Sir Jose Marichan eh. Oo, di ba? Pang ganyan na nga. So ano nga, konting reflection lang. Greatest achievement ko is yung nakasama ko yung Star Magic family ko sa US Tour.
Wow. That's no, sobrang ano nun, sobrang saya. Tapos kahit na ang hirap kasi lipat ng cities. Parang ang dami naming challenges pero nagawa pa rin naming ano, maganda yung show. Kasi isa lang yung goal namin eh, yung pasayahin yung mga tao na manonood. Isa yun sa mga ano. And more to come. Sana itong expensive candy i-tour din, 'di ba? I-tour din sa Actually, sa October, babalik ako ng America with ano naman, Gigi Delana. Wow. Meron kaming LA, Sanfo, and Vegas na leg. Guest ako ni Gigi. So, aalis din ako ulit ng October. Wow! Jet-setter nga ako. Sana all! Parang ano, dual citizen. Dual citizen ka ba? Parang dual citizen. We thank you, Marlo, for your time. And congratulations mamaya sa ano, sa red carpet. Pasensya punta ka? Na, kasi positive ako. May COVID ako ngayon. Yeah. May magpagaling ka, pero nag-work ka pa din. Hindi naman. Sayang nga, hindi ako makapunta. Crew ko lang. Pero maraming salamat, ha. Congrats. Sobrang appreciate ko. Thank you. Thank you.